Kilala po ang De La Salle University Green Archers bilang isa sa mga dominanteng eskwelahan sa UAAP. Pero bago nila ito maging miyembro, ay isa muna ito sa mga powerhouse team ng pinakamatandang collegiate league sa Pilipinas na NCAA. Pero ano nga bang naging dahilan kung bakit nila nilisan ang NCAA at lumipat sa liga ng UAAP? August 17, 1980, habang nasa kasagsagan ng laban ang mga koponan ng Letran Knights at De La Salle College, ay uminit naman ang asara ng mga fans ng magkabilang eskwelahan, dahilan upang mag-escalate ito at mauwi sa isang madugong riot. Marami po ang nasaktan at naiulat na nasugatan, at maging ang ilang bahagi ng game venue ay nasira. Dahil dito, kinansila na ang laro at ililipat na lamang sa ibang araw kung saan magiging closed door ang gaganaping laban. Ngunit iba po ang naging hatol ng Basketball Association of the Philippines or BAP, at inatasan nga nito ang liga na tuluyan ng suspindihin ang mga natitira pa nitong laban. Dahilan upang walang magawarang kampyon sa taong 1980. Ikinasama po ito ng loob ng pamunuan ng La Salle, at isang buwan lamang makalipas ang gulo ay tuluyan na itong nag-withdraw sa NCAA. Ikalawa lamang po itong insidente ng paglipat matapos din pong umalis ang Ateneo sa NCAA 2 taon na ang nakalilipas, kung saan dahil din po sa riot kontra sa San Beda ang naging dahilan. Hindi naman naging madali ang paglipat ng La Salle sa UAAP dahil nga sa samot-saring balakid. Dahilan din upang lumahok muna sila sa iba't ibang mga torneo, kabilang na ang PABL. Katunayan, sila po ang kauna-unahang nahirang na kampyon ng PABL Inaugural Tournament. Taong 1986 naman po nang sa wakas ay tuluyan ng mapahintulutang makasali ang La Salle sa UAAP. At ika nga nila, the rest is history. 9 na kampyonato ang kanilang nakuha mula nang sila ay maging kasapi ng liga, at magpasa hanggang ngayon nga ay isa sa mga pinakadominanteng eskwelahan ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP. Maraming salamat po sa inyong panonood, at hanggang sa muli.